that? Good morning. Episode 15. Yeah, episode 15. Dito, last week, Daren, may nag-message sa akin si, ito, hinanap ko yung pangalan. Si Marco Ferrer. We'd like to thank Marco Ferrer. Pinadalhan niya tayo ng ano, yung moving graphics. Kaya yung galing, no? Kaya yung Diego Mapa episode natin, gumagalaw na the dance. Ganda. Thank you, Marco. Minessage na lang ako sa Instagram. Tapos binigyan niya tayo ng permission to use his... anong tawag ba dyan? Ano ba yung tawag sa ganyan? Hindi ko sure eh. Intro? Parang... Oo, pero... some sort of animation eh. Ang galing eh. Galing. Thank you, Marco. Yeah, thank you so much. Sobrang ganda. Nagulat rin ako nung nakita ko. Sabi ko, kahit si Jana, sabi niya, oh, astig na to. Gumagalaw na. I think he works for a TV station. So pro siya, pro. Sobrang meron din siyang, meron din siyang sports podcast eh. So, ayun. Astig. Nabalitaan mo yung sa Daft Punk? Actually, oh, sinend ni Mong pagkagising ko ng umaga. Medyo shocking and bittersweet, pero sobrang galing. Sobrang galing. At I ano think yung, the ano? Best disbandment announcement. Anong masasabi mo dun sa video? Para siyang, to me, para siyang ano, parang 2001 Space Odyssey yung dating. Parang Kubrick, di ba? Di ba? Parang Kubrick, parang Star Wars. Nung naghiwalay si R2 tsaka si C-3PO. Tama, parang tama, ganon. Tama. Diba? Magandang reference yun. Yung C-3PO tsaka R2 dito na naghiwalay. I think baka yun. Nung nag-away na sila, di ba? So tingin mo ano yung reason bakit sila nag-away? Parang ganon. Nag-away sila? Hindi naman. Kasi kung nag... Wala na. Hindi ko na... Magandang hindi na natin alam yung reason. Kasi Daft Punk naman sila. Tsaka ang ganda nung music sa dulo. Yung sample. Ang nakakaiyak ganda. Eh. Ah, galing eh. Galing eh. Sobrang galing. Best disbanding announcement ever. Yeah. Diba? Saka na, solid na sumabog siya. Sumabog eh. Ibig sabihin, wala nang balikan. Diba? Hindi naman parang hiatus eh. Kasi pag naghiwalay sila, hiatus lang eh. Eh, sumabog na yung isa eh. Wala na eh. Sumabog na isang robot eh. Diba? Robot rock. Mm-hmm. Alala ko yung One More Time. Yun yung generation na sa amin eh. Kasi, I mean, yung generation kasi nila ang haba, di ba? So, yung 80s, ibang mga ano na-inspire nila. Sa amin, nung time namin, yung One More Time, tsaka Harder, Better, Faster, Stronger, mga mas cartoon. Galing. Nila. Galing. Parang Voltes 5. Kausap ko nga si Erica eh. Noong 2015, yun yung costume namin eh. Ah. Nasa... Hanapin ko nga. Nasa New York kami. Yun yung Halloween costume. Oh! Astig. Astig. May inattendan kaming kasal. Tapos may Halloween party yung kasal sa States. Ginawa ko pare, bumili ako ng helmet dito sa Marikina. Nang ano lang, nung cheap motorcycle helmets. Tapos pininturaan namin ni Shinji. Spray paint lang. Silver tsaka gold, di ba? Tapos dinala namin ni Erica sa States. Siyempre, pag suot namin doon, amoy pintura. So, nag... eh, kailangan in character ka most of the time, di ba? So, naghahalo yung jet lag tsaka yung pintura na sabog ka sa pintura. Plus, meron pang sinserve. Siyempre, may cocktails, may wine. So, hindi ko alam yung amats namin nung gabi na yun. Medyo wild. Rugby boys. Rugby boys and boys rugby Daft Punk eh. Napanood ko pala yung ano, yung latest episode ng All Ride kanina umaga. Oh. Ganda lang.
Parang feeling ko paganda ng paganda yung mga vlog mo. Ang labo, pare. Tsaka actually, ending yun eh. Pagkatapos namin magmerienda, may gusto pang puntahan si X-chan. Kaya tinatawag ko siya, X-chan, sabi ko ganun. So, medyo relax na kasi nakamerienda ka, di ba? Nakainom kang tubig. May gusto pa siyang puntahan. Eh, may recording session si Shinji kay Moira. So, kailangan na namin bumaba. So, tinatawag ko siya para bumalik. So, nakatingin ako sa malayo. Yung pala sumaksak yung gulong ko sa... So, nag-stop siya. Nag-stop. Sabi ko, oh, crap. Diba? Hindi ako ready at all. Buti na lang meron akong 360 cam. Kasi at that time, hindi ko alam anong nangyari. Diba? Para, siyensya nung nangyari. Hindi ko alam. Nalaman ko na lang, nandun na ako sa lupa. Eh, diba? Tapos masakit na lang. Sabi niya, ewan ko. So yung feeling ko parang na-encanto. So nireview ko yung footage, tapos frame by frame ko, yun nga, sumaksak nga sa parang, sa rut. Parang as in... Over the bar. Diba? Parang action movie yung... Kasi hindi ako re, kunwari, 'di ba, nakatingin ka, ready ka. Okay lang 'yun eh, 'di ba? Makaka-modulate ka ng break or whatever. Hindi, talagang unexpected, so nakakatawa. Very very amateur move. Pero galing nga, nakita ko kaya mo mag-ride ng bike na walang kamay. Sobrang hindi ko kaya yata 'yun eh. Anyway, Gusto mo na ba i-intro yung guest? Nandiyan na ba siya? Nandiyan na ba yung guest natin? Oh, nandiyan naman na siya. Nakatrabaho ko to ng matagal. Sobrang tagal. Ang dami kong natutunan dito. Sobra. Sobra. Ikaw na mag-intro. Sige, bigyan ko siya. Mag-intro na tayo. So this week, we are joined by OPM's most fabled engineer and producer. He has worked with all of them. Eraseherheads, Rivermaya, Razorback, Wolfgang, Slapshock, Sugar-Free, Kamikaze, Sandwich, Cheese, Chikusai, Greyhounds, just to name a few. He is surely cemented in OPM history, and this week, he gives us a peek at where the magic happens in the recording studio. So please welcome our guest for episode 15, engineer and producer, Angee Rozul. Hello, sir. Ange! Good morning. Hello. Good morning. Kumusta, Ange? Ayos lang. Tuloy-tuloy lang. Kayo, kumusta kayo? Ayos lang. Nag-meet na ba kayo ni Daren first time? First time. Okay. Si Daren ang gumagawa ng guitars namin. Ng D&D guitars. Ah, okay. Oo, okay. Tapos ito. Hi, Daren. Hello. Nice to meet you, sir. I'm a fan. Oh. Ito yung podcast namin. Siya, ikaw na magsimula ng tanungan, Daren. Yun. So usually, sir, like we go back to where you started. But since parang sobrang fabled, sobrang dami ng works, maybe you can start from the beginning. How did you get into sound engineering and producing? Ah, okay. Well, ano yun? Actually, yung... Kailangan doon sa course ko, which is electronics, industrial electronics sa Don Bosco, kailangan ko mag-OJT. And then, yung ERMAT ko, kilala si Mike Pedero. Kasi si Mike Pedero yung station manager ng 99.5 RT dati, which yung nanay-tatay ko, doon nagtatrabaho sa accounting department. And then, so yun, so sabi ko sa ERMAT ko, masabi ko, yung mga pinupuntahan na industry nung school. So sabi ko, baka pwede mo akong ipasok sa radio station. Okay. Then sabi, hindi, doon ka tayo pasok kay Mike, may studio na kasi siya. So yun, so tracks na agad. Yun na yun. Tapos, pagdating ko doon, wow, may ganito palang lugar. Alam mo yun, yung gantong trabaho. So, dun na. Na-trap na yun eh, actually. So, how old were you when you started sa tracks?
So, nag-OJT ako doon when I was 18. And then, natapos ako doon sa course ko, which is a three-year course, ng 19. Pero, ano, so pumasok na ako after graduation. Pero, ano lang, as an apprentice lang talaga. As in, 2 years akong apprentice doon eh. Pero masaya kasi, alam mo yun. So, sa 2 years apprentice, magkano ba yung allowance ko? 600. So, 1,200 per month. And, so, tapos yun lang, ginawa ko lang, mag-observe ka lang. Yun yung ano mo. So, yun, pinagdaanan ko yung magtimpla ng kape. Kung ano yung ano. Wala pa masyadong delivery that time. So, pizza yung staple na pagkain sa studio. So, bibili ako ng pizza. Alam mo yun? Yun yung nangyari. Yun. So, hanggang magtuloy-tuloy na. Pero syempre, pagka walang client or bago magkaroon ng client, nagtatanong na ako dun sa, which is isa din sa mga mentor ko, yung si Joffel Mayenban. Siya yung dating engineer sa Tracks. And then, tanong-tanong ako. Yun lang yung nangyari doon. And sabi ko, ito pala yung ano, yung mixer pala yung gumagawa ng yung pala yung dahilan kaya meron akong nangyari sa music, may narinig akong iba tunog sa left and sa right. Sabi ko parang ito pala yung stereo generator. Alam mo yun, yung so yun, doon na nagtuloy-tuloy na. And then siguro 2 years yun. And then hanggang sa pinapaupo na ako for recording. And then isa sa mga naging client ko, si Odette Quesada at saka si Boji Dasig. And sila rin yung nagbigay ng break sa akin para mag-mix ng music, which is, yun nga, actually sabay sila. Habang ginagawa ko yung, hindi yun eh, independent pa yung that time, di wala pang record label yung ginagawa ni Odette at saka ni Boji. May client naman na pumasok dahil na records, which is After Image. So parang sabay silang ginagawa ko. So, yun, yung kay Boji ang nag-hit doon yung Sana Dalawa Ang Puso Ko. Then sa After Image, yung next in line naman nila. Hmm. Yun na yun, syempre. So natrap na naman ako nung marinig ko yung ginawa ko sa radyo, di ba? Ikaw nakarinig lahat ng mali. Yung mga... Pero, yun. So, yun na. Umpisa na doon. In love na ako. Ange. Oh, yes. Yes. Paano, curious ako kay Madam Odette, tsaka kay Boji. Paano sila mag-work? Anong dala-dala nila? Naka-sequence ba o may banda? Yes, o... sequence yun. Kasi analog, di ba? Analog pa nun eh. Oo, sequence yun. Anong sequencer gamit nila? Actually, ang naka-sequence lang drum machine, which is yung... Kaya yung Boji's Law of Gravity, actually si Boji lang mag-isa yun. And then nilaunch yun ng may banda. Ganun yung nangyari. So, ang drum machine nun, naka-program, R8, Roland R8. Tapos... ang bass, puro overdub, puro galing sa keyboard bass, which is that time ang sampler na nauso na yung Roland S550. So, yun din yung bass, keyboard bass, piano, lahat doon. Or pero medyo yung Korg M3, ganyan. Tinugtog yun. Overdub. Hindi, yes. Hindi isang sequence pinaandar lang. Hindi. Okay. So, ang sequence lang talaga doon, yung drums lang. Yun lang yung naka-tawag doon? Naka-quantize. Yun lang yung kinaka-quantize doon. Yung mismong foundation lang. Ganun din daw yung mga Michael Jackson tracks eh. Yeah, oo. Marami. Nung araw. Tinugtog daw ni na Jimmy Jam yung mga parts eh. Drum machine din lang ang naka-sequence eh. No? Ganun. Kahit dito, kahit yung Neo Colors, ganun eh. Oh. Neo Colors. Di ba may drummer ng Neo Colors? Oh, si Junjun na yung kapatid. Sino nga? Niño. Si Niño Regalado lang ang nagpo-program ng drums. Siya yung magpo-program ng drums.
Oo, tapos hindi siya live drums. Ang experience ko with them, ang nila live lang ni Nino, cymbals. Wow. Para lang maging ano, para lang maging hybrid live yung live yung dating siguro kasi marami siyang hinahanap na tunog ng cymbals na wala doon sa drum machine. Wala hanggang ngayon, mahirap 'yun. So yun lang yung ano na yun, yun lang yun. Yun yung nangyari. Isa lang yun, isa lang experience ko sa kanila. Pero yun, at saka ano pa ba? Guitars, yun lang yung live. Which is hanggang ngayon, ang talagang walang masyadong makagagawa ng sound sa sample ay guitars and sax, saxophone. Yan yung di kaya talagang isynthesize hanggang ngayon. Yun yung, ano, so, yun. So actually, sir, you worked with Ariel Rivera rin, di ba? So parang... Ariel Rivera, isa lang. Isang song lang, which is composed by Boji Dasig din kasi. Kaya naman ako napasama rin. Tapos nakita ko yung career trajectory niya went to working with more of the rock, sa rock scene na. So parang sa Teeth, tapos yung... Kumbaga, ang una kong banda na naka-work talaga yung Watawat. Okay. Which is Freddy Aguilar. And doon na rin nag-start yung ano ko doon sa drums. Parang, kasi syempre sanay ako sa drum machine. Pagkatapos, biglang nung nagre-record na ako ng drums, na kopya ko lang lahat ng miking doon sa session ng isang engineer namin. Sabi ko, pangit pala ng tunog ng drums. Sabi ko, hindi ako sanay sa ganung tunog. So, yun na rin yung start na para sa akin, ang maganda magtunog drum machine yung totoong drums. Pag nag-mix ka naman ng drum machine, magtunog totoo yung totoong drums. Parang, alam mo yun, yung lahat yung naisip ko, kala ko na sa akin lahat ng factors para maging ganun, di ba? Which is, syempre, from the source pa rin talaga naman. So, yun yung ano rin doon. And galing ako sa ano, 80s eh. So yung 80s kasi yung sound ng gated drums hanggang actually hanggang ngayon. Gusto ko yun. Yung parin 80s sound ng inspiration ko every time magbimix ako. Alam mo yun? So how do you choose yung mga projects mo? Kasi parang it seemed like lahat ng mga medyo mas malalaking bands like would rather work with you. Parang what would you attribute that to? Actually, kasi siyempre empleyado ako noon. Wala naman akong pili-pili ng ire-record. Kasi siyempre lahat ng paraan para makabayad kami sa bills yung studio, tatanggapin mo yun, di ba? Kahit may mga session din ako na Ilocano eh, na doon ko lang nalaman na may sikat palang Ilocano artist sa Ilocos. Alam mo yun? Yung mga ganung ano. So, wala naman. Siguro, swerte, fortunate ako na tracks yung napipili, which is parang sinamantala ko na rin. Kasi parang ang pagkakarinig ko, dahil that time, ako yung pinakabata sa mga nasa studio, mga sound engineers sa studios. Karamihan ng sound engineers, ay ng banda. Parang ganun. So parang siguro pwede ko sabihin ginrab ko yung ano na yon, yung pagkakataon na yon, para lang syempre para sa studio that time na mayroon kaming may client kami, may ano kami. Baliktad hanggang, naman yung narinig sige. Ko Ange. Ano? Sa ano naman sa bad side, parang kaya kami lahat nagpuntahan sa tracks dahil sa tunog ng drums mo. Kasi walang ibang studio na nagpapatunog ng drums na tunog buhay eh. Ang uso nung late 80s to early 90s is tunog MIDI. Mm. Medyo hiwalay-hiwalay yung... Hiwalay, oo. O sobrang, ano bang tawag doon? Separation. Mm-hmm. Diba? So, na to the point na naalala ko si Napako, nagre-record ng drums na hiwalay yung cymbals. Yeah. Parang talaga tapos dumating yung grunge. Walang makagawa ng live sounding drums. Tapos ikaw yung isa sa mga nauna. So lahat kami nagpunta, parang
dito tayo sa tracks kasi tunog drums yung drums. Diba? Tunog kick, snare, hats. Tapos magdadala ka lang ng snare mo at cymbals mo para... Pero siyempre, yun na. Kumbaga, nung dumadami yung experiences ko, siyempre, kung ano man yung mali dun sa experience na yun, iibahin ko dun sa mga susunod kong project. Sabihin ko sa iyo, yung After Image, yung first album ng After Image, recorded ko yung drums na gated na, naka-noise gate na. So kasi, naka-print. Alam kung naka-print yung noise gate. So pag nag-solo ka ng kick lang marinig mo. So kasi yun yung orientation ko sa pag mimix ng drums. Yun yung ano. Tapos, so unti-unti hanggang sa may nabasa ko na ganito, like, nangyari, Led Zeppelin, narinig ko na, nabasa ko na Led Zeppelin, nag-record lang ng dalawa, tatlong microphone, yung ganun, kasi nung nirecord naman ng Led Zeppelin, may multi-track recording na dun . Hindi naman siya, tapos pero si Bonham, yun na nga, inaano niya na, ayaw niya nang minamic individually yung drums, kasi para daw sa kanya, pag nirecord mo yun individually mic'd, para mong nirecord yung piano ng may mic each keys. Diba? So, yun yung ano. Di ko alam kung nabasa ko yun or sinabi sa akin ng client ko. Parang sabi ko, okay. So, medyo may ano na yun. Dumami yung client ko. So, nagkaroon din ako ng time na, alam mo yun, i-practice yung mga ganun. Hanggang sa, okay. So, hindi ko alam, nagkakaroon na pala kami ng sound. Yung tracks, miss, nagkakaroon na kami ng sound. So, actually, ganun ang labanan ng studio nung araw. May sound every studio, di ba? Parang yun yung ano nung araw. Yun. So, you worked on E-Heads almost lahat ng most of their catalog. What was it like working with Rayms? Okay. Ganto yan. The first album na nirecord ko sa kanila, Fruitcake. Yeah. And then hanggang sa, ano na. Hanggang sa last. Marami akong pwede kong sabihin na ba't hindi ko nagawa dun sa Eraseherheads. Kasi that time, hindi ko masyadong... Nandun ako sa hi-fi sounding . Alam mo yun. Hindi ko intindi yung punk sound. Na siguro kung naintindihan ko siya that time, mas nasuportahan ko pa yung production ng Heads. Alam mo yun. So, actually, ang nangyari tuloy, during the, during Heads recordings, dun pa ako na may natutunan. Alam mo yun. Dun pa ako may... Kaya mapapansin mo from Fruitcake, hanggang doon sa last, medyo nag-iiba na yung color nung album. Alam mo yun. Pero that time, doon mo naman malalaman din, pag maganda yung song, hindi nagiging factor yung sound. Alam mo yun? Kung talagang maganda yung song, kahit anong sound ang lumabas dyan, yung song pa rin talaga yung pakikinggan ng tao . Yun yung ano doon. So, yun. Ganun. So, yun ang masabi ko. And ano pa, siguro mas natutunan ko kung kasi yung trabaho naman namin, talagang dapat maayos kang makisama. Alam mo yun? So, isa rin yun sa pwede kong sabihin na ano ko doon sa work. Hindi, siguro kahit anong galing mo, kung hindi ka marunong makisama, hindi rin mag-aano yun. So, yun yung isa sa, kumbaga, yung makasama ko sila, wala nang basa-basa. Ano na? Alam mo yun, ito na eh, nandito ka na eh. Kasi yung mababasa mo, di mo naman may experience yun . Alam mo yun, di yung, iba na eh, pag nandun ka na eh. Alam mo yun, di ba? Kahit anong, parang every time ka magbabasa, pero pagdating mo sa totoong trabaho, ano yun eh, clean slate . Alam mo yun? So, paano mo gagawin? Parang blanco pa ulit . Kasi iba naman yung situation doon sa nabasa mo. Alam mo yun? So, Ange, yes? Ikwento natin kasi ang inabot na ng mas maraming viewers itong podcast, digital recording na.
So nung araw, nung nagre-record tayo, ipaliwanag natin na tape, di ba? Yes. Pag nagre-record ka sa tape, may kasama yung rewind, walang undo, yes, mga ganun. So ang recording session natin, nagsisimula tayo ng pagsahead sa nung tayo kay ang producer natin si Robin. Si Robin. Simula tayo siguro mga 10 a.m., di ba? 10 a.m. hanggang 10, 6. Meron tayong lunch break, may merienda break, may dinner break, hanggang mga 6 to 7. Depende kung gano'ng kakain. Depende. Hanggat meron pang juice dun sa artist, pipigayin yung juice. Ganun, diba? Ganun ang recording sessions nung panahon ng tape. Ito ang tanong ko ngayon sa'yo. So, first time mo kami nakasama or any band at that time, lahat kami bata eh. Bata pa kami lahat eh. So that includes sa The Heads, Sandwich, Queso. Makukulit kami lahat eh. Makukulit kami lahat. Madaming ideas, maraming ideas na hindi nagwo-work. Paano mo yun na... Kasi lagi kang relax eh. Parang pag okay lang si Ange, okay lang siguro eh. Diba? Bihira tayo nagkapikunan. Hindi ko maiisip na paano mo ginagawa yun as a sound engineer? Anong skills yun? Paano mo naiisip? Kasi di ba madaming artist na malapit na mag-away dahil over a certain sound or over a line na hindi matugtog ng tama. Ayan. Okay, Raymond, ito, yung sasagot ko sa'yo, ko connect to sa bagong situation ngayon. Yun. Kasi, nung araw, nandun pa ako sa tipong kumukuha pa ako ng experience. Para sa akin, ang pagkakaintindi ko sa buhay ko ngayon, nung time na yon, matyaga ako, dahil nag-ano pa ako ng experience eh. Nag-gain pa ako ng experience eh. So, lahat yun, bago sa akin eh. Alam mo yun? So, kung sabihin mong tiyaga, hindi ko yata pwedeng sabihin nagtsatsaga ako kasi nakakonect ako sa inyo and kung ano man yung aim ninyo, nandun ako. So, hindi ko rin namamalayan ng oras that time. Alam mo yun? Para sa akin, yung mahabang oras na ginawa natin, maikli lang sa akin yun. Basta ang kailangan, matapos natin yung trabaho. And, siguro, isa naman doon, hindi naman kayo rin yung artist na sabihin mo, inaabot kami ng oras sa isang part ng song. Pwede kaming mahaba yung oras ng trabaho namin sa studio, pero marami kami nagawa noon. Ganun naman 'yon, 'di ba? 'Yon naman. Alam mo, 'yan sa tanong na 'yan, i-connect ko ngayon yung situation ko. Kasi siyempre, sa dami ng experience ko, meron akong mga recordings na alam kong mali na yung ginagawa nila. Siyempre, mali yung naririnig ko. Doon ako hirap na hirap kasi yung hirap magtsaga. Eh kasi siyempre, humahanap pa rin sila ng, nag-ano pa rin sila ng experience. Kumbaga, hinahayaan lang lang pumasok experience sa kanila. Pero yun lang, medyo doon ako hirap ngayon kasi di ko na siya matyagaan masyado. So, alam mo yun. Depende lang kung ano yung relasyon namin. Pero kunyari, complete stranger siya kami. Kung sana nga may relasyon na before mag-record. Pero yun yung ano ko. Kasi ganun pala yun. Pag medyo may alam ka na, alam mo yun, ang hirap dun sa situation na sasama ka dun sa isa na bago pa lang, alam mo yun, yun yung ano naman yun. Hindi ako ano ah, kumbaga siguro ang pwede kong sabihin ngayon, Raymond, yung pag magre-record ako, iniisip ko sana ako na lang producer para alam ko talaga yung ginagawa nila, di ba? Sa ngayon. Kaso lang pag ako naman siguro yung magpo-produce, ganun din iniisip ko kasi mas alam kong meron talagang magaling na producer kaysa sa akin. Kasi hindi man ako musikero eh. You don't ako parang medyo frustrated kasi hindi ko alam saan ako lulugar. Alam mo yun? Yun lang yung sa akin. Kaya ngayon, kunyari may session ako, nandun ka sa tipong meron kang time na parang nagtuturo ka eh. Which is nahihiya rin ako kasi ba't ba ako nagtuturo? Eh, ano lang ako. Nandun lang ako sa, hindi man ako yung producer or hindi naman yung ayan, yung ano. Ako sana sasagot ko yung tanong mo, Chong. So, sensya na. Speaking of sa mga baguhan,
parang maraming mga debut albums yung dumaan sa under your tutelage or command, di ba? Parang, can you bring us back behind the process nung like sa parokya, sa Borogodoy era? Parang, what was it like recording them naman? Kasi with ano eh, kasama ko naman si Robert that time. So if Robert Javier, so kumbaga siya yung talaga may direct communication sa parokya. Yun naman yung ano doon. Tawa lang ako ng tawa pag kasama ko sa parokya. kasi di, kinakausapin na si Robert, pero pagdali ko ni Robert, iba yung pinag-usapan nila si Robert. Alam mo yun. So, siguro masasabi ko lang, di ako na karanas naman ng hard time with parokya, pero actually masaya sila, pero hindi kung tipong madali rin naman kasi silang mag-record, kumbaga yung gusto nila nakukuha rin naman nila talaga agad yun yung sa akin. And siguro yung purpose naman nila ay to record dun sa kung ano yung content ng song nila eh. Parang basta na ay ano nila yung song nila na ilapat na nila, yun na yun, okay na. Ano doon. And then so si Robert lahat yung part, kumbaga siya yung kapitan that time, siya yung ano. And then yung sa Slap Kezo and Hounds, ikaw rin yung halos gumawa rin nung sa nag-work on sa debut albums nila. Kamusta naman yung experience? Ang isa naman sa natutunan ko sa ano, sa Kezo. Wag di ako nag-hounds. Ha. So, ano lang, Kezo, Slapshock, Chico Sai. Okay. Sa Kezo, yung first album nila, hindi ako sanay sa sound ng drop tune guitar. So, meron akong EQ na hindi nag-work sa gitara nila. Na para sa akin, gusto ko ng clarity. Hindi lalabas kasi iba yung drop, iba yung tuning ng gitara. So, ibang range ng EQ mo siya ayusin kasi mas lower frequency yung mata, kung gusto mong lagyan ng clarity yung drop tune, nasa mas lower frequency kasi drop tune siya. So isa yun sa medyo naintindihan ko ulit, kumbaga na experience ulit sa akin. Alam mo yun, yun yung masabi ko. Pumasok ang Slap, medyo may baon na ako kasi alam ko na yung intention eh. Kasi nauna yung Kezo. So alam mo yun, alam ko na yung intention ng Slap. Then Chico Sai, yun na, mandar-andar na. And then, masaya, yung samahan namin ng Kezo sa first album, parang nakakatuwa rin kasi ginawa na nila akong producer doon sa second album. Yun yung ano to. So, which is, yung pagpo-produce ko, more of a co-producer ah. Hindi kasi ako nag-initiate ng ideas, more of nandun ako sa nag-enhance ng idea eh. Yun yung nangyayari. Sila talaga yung nag-iisip ng ideas. So, yun. And any favorite song dun sa Kezo na catalog na medyo meaningful sa'yo? Meaningful? Hindi ko matawa sa aking meaningful. Pero gusto ko, siguro mas pabor ako dun sa ano, dun sa second album kasi kumbaga involved talaga ako dun sa production. So, mas kung tingin ko kung marinig nyo, mas alam para sa akin, mas nakaupo yung lahat ng kung ano man yung nandun sa album eh, mas nakaposisyon ng tama. Yun lang yung sa akin. Yun yung ano. So, Slapshock. Natuwa lang ako sa Slapshock kasi yung deal namin that time, meron lang silang budget na ito lang, ganito lang yun. Sabi ko, sa kanila, okay, gawin natin, record tayo ng sabay-sabay. Agent Orange na yun, sabay-sabay. Overdub ng ano ng vocals. And then, hanapan ko na lang ng time i-mix ito. Yun yung, si Rico ba yung producer nun? Si Rico yung level something? Level 41? Ah, hindi yan. Level 41. Hindi. Ibang album. Okay. Yung ibang album. Yung, nung ano na, nung nakuha na sila ng EMI, ang pumapel na producer doon, Francis. Si Francis. Oh. Parang yung first two album yata, Francis and Louis.
Si FrancisM naman, paano mag-record? Actually, si FrancisM, ang day lang kung bakit ko kayo nakilala. Oh, hindi ko alam ano, yan. Hindi ko alam. Hindi, kasi dahil dun sa Happy Battle, then guest kayo dun, Planet Garapata. Ah, nauna yun sa fruitcake? Oo, nauna yun sa fruitcake. Ah. Oo, yun. Ako nag-drums dun sa Planet G na ano, no? So, nauna ako mag-drums kay FrancisM sa tracks bago sa fruitcake. Oo. Ganun nangyari. Tapos, ang bahista niyo nun si Mark Lakay. Lakay. Si Mark Lakay. Dalawa pala bahista niyo. Kasi may body rin eh. Ah, si body may, din. Oo, si oo body. May body rin eh. Yun eh. Yun. Double bass yun eh. Oo. Ano ba yan? Ang tindi ng sapot. Yung ba yung... yeah. Yun yung title nun. Yun yung title nun. Then, Ellie, naging guest din si Ellie. Pero ibang same song. Same album. Oo, same album yun. Oo. Yun yung ano. So, parang after Francis, saka yung pumasok, then nag-Rivermaya, alam mo yun. So, dun nagtuloy-tuloy yun. Paano mag-record si Francis? Kasi hindi siya para, ang hip-hop nun, parang sina Andrew, bibigyan ka lang ng loop tapos magra-rap na sila eh, di ba? Mm-hmm. Si Francis... Actually, ganun din. Meron lang na compose na music yung banda niya. Then si Francis may maliit na notebook eh, alam mo yun? Tapos ipi-fit niya kung ano yung mag-fit na lyrics doon sa ginawa nung banda. Pero banda yung magre-record, right? Oo, banda yung magre-record. Sino nag-aareglo? Sino MD ni Francis? Sa Happy Battle kasi nandun pa si Noel Mendez. So si Noel. So si Noel na yung kapitan. Tapos kasi half ng album ang pumalo naman si Bagets. So... Si Bagets diba, at yung, si... Si Boyet yun eh. Si so yung first si half... yung first half, nakasama ko si Boyet. Second half, nakasama ko na si Bagets. So, si Bagets anong tama. Anong difference? Pareho magaling yun. Friends, ngayon, ang masasabi ko, syempre, tuwan-tuwa ako sa tunog ni, ano, tunog ni Bagets kasi nga, pogi agad yung sound ng drums ni Bagets, di ba? Ganun agad yun. Kahit wala ka pang ginagawa, hindi nga nagtotono ng drums, pero ganda agad ng tunog, eh. Pero sa ngayon, pwede kong sabihin na gusto ko si Boyet. Mas gusto ko si Boyet kesa kay Bagets. Kasi pag-iintindihin ko ngayon, siguro dahil bata pa si Bagets that time, may palo si Bagets sa music na nagiging tungkol sa kanya yung music eh. Okay. Tama ba ako? Diba? May ganun. Sorry. Pero parang ganun yung pagkakaintindi ko. Nagiging... Mainit. Oo, nagiging tungkol sa kanya. Hindi kagaya ni Boyet na alam mong nandun lang siya kung saan siya kailangan. Alam mo yun? Doon ko rin naiintindihan. Sabi ko dati, bakit ganun? Yung tunog ni Boyet pag nag-ride, iba yung tunog ng snare ni Boyet pag nag-ride kesa sa nag-hi-hat. Pero ngayon, maganda yun ah. Maganda yung nangyayari. Kasi parang nagiging... ID siya ng part ng isang song pag nag-iba yung tunog ng snare. May parang yun yung may para narinig, sa akin. May narinig naman akong kwento. Ikwento mo yung version mo. Na si Cynthia Alexander kailangan ng drummer pero tapos na yung kanta. Oh, okay. So nilatagan yun ni Bagets nang tapos na yung kanta which is odd in tape hindi mm-hmm. sa digital baliwala yun eh kasi pwede mo lang mm-hmm. i-line up yung mga mm-hmm. transient pero nung panahon ng tape nung analog medyo mahirap na last yung drums lalong-lalo mm-hmm. na sa music ni Cynthia na very technical odd mm-hmm. time signature mga kanto-kanto mm-hmm. 'di ba ano yung kwento ng paano naman yung session na yun anong naalala mo? Mabilis lang yun. Ganun ka galing, ha? And, ang first experience ko sa ganung klaseng style ng recording, si Mon David pa, recording namin, one song kay Mon David. Mon David of Gary V's band? Hindi, Mon David. Mon David yung singer? Singer, oo. Yung singer, okay. Yung singer, yung jazz? Jazz singer, yes. Tama. Mon Faustino pala yung kay Gary V. Oo. Tapos, ano siya,
So on nandun, si kasi ang arranger si Cesar Aguas eh. And naka-sequence lahat ng keyboard. So gitara lang, bass, nalimutan ko sino si Colby yata yung bass or si ano, no? Tapos ang huling-huling dumating si ano, si Roy Mercado. So dun ako unang naka-experience ng tapos na nalilin na lahat din si Roy Mercado yung huling-huling dumating. And yun yung una ko experience. Sabi ko, pwede pala yun. Sabi ko ganun. So, nung time ni Bagets, nung ginawa ko na yung Cynthia, nagulat din ako kasi, kumbaga, parang for the first session namin ng drums, parang half na nung album yung napaluan agad ni Bagets nakalatag na lahat yung Pero yung kay Roy, may sinasabayan siyang drum machine, di ba? Wala. Wala din. Wala rin. Naka-shock. Yung ano pa, yung wala rin siyang click. Ang pinalitaw lang na click ni Cesar Aguas, yung percussion ng tambourine, which is naka-shuffle. Yun na yung pinaka-click niya. So, Yun na. Sabi ko, okay. Eh, yun na rin yung isa sa ano ko ng from the source din pala. Kasi after kong mag-recording ng Watawat, which is kay Freddy Aguilar, same drum set, pero ibang-iba yung tunog ng drums nung si Roy na. So, yun na yung ano. So, kumbaga, medyo malayo na yung ilang taon na yung nangyari nung mangyari ulit yun, si Bagets na. Yun yung ano. Yun yung storya. Which is, nangyari yun kay Cynthia for two albums. Yung first two albums sa Cynthia, si Bagets. And then, sa third album, si Bengo Dowji, drummer? Si Coco. Bermejo. Si Coco na yung drummer ng third album. Which is, ang galing ni Coco. Kasi si Coco, dala yung drum set niya, dalawa yung kick niya. Siya yung tinotono niya depende sa key, yung drums. And sa kanya ko unang nakarinig case na sinabihan niya si Cynthia na yung song mo hindi kailangan ng drums. Dito sa song na to, hindi kailangan ng drums. Lalagyan ko na lang ng kung ano man yung pwede kong i-contribute doon sa ano. Then kala ko magpe-percussion. Hindi eh. Kumuha lang siya ng soft drinks na may ganitong laman tapos hip-hip-hip lang yan. So yun yung baka na uuhaw. yun lang kinontribute niya sa song na yun. Oh, so sabi ko iba rin siya, hindi iba siya rin si Coco. Oh, kasi kay Bagets yun, lahat papaluan yan eh, lalagyan niya yan ng palo. Pero siya iba. Lalagyan niya ng palo, titira pa siya diyan. which is nangyari din yun, tumira din siya sa tracks. So yun yung nangyari. Actually sa Edge, mayroon din tayong ganun sa Christmas song, ginawa niya yun nila Ellie, di ba? Yung huli? Hindi, ano yun? Hindi ko matandaan kung last album or sa Fruitcake, nagawa ni Marcus, tapos sinabayan ninyo yung recorded lang ni Marcus sa cassette, nilagay ko sa multitrack, tapos tinandaan mo lahat ng ng kung saan man sumabla yung tempo ni Marcus, sinabayan mo rin eh, actually. Kaya alam kong mahirap eh, kasi mahirap na huli yung drums. Hirap na hirap ako pag huli yung drums. And walang click yun, di ba? Walang click. Bawal kay Marcus yata ang click. So, ano yun? Wala pa tayong aircon. Kung natatandaan mo, lahat kayo half-naked na nag-record sa traffic. Naubad! Para tayong keso! Oo, ganun. Nandun pa si Yordi. Nandun pa si Yordi, oo. So, sira aircon eh. So, nakahubad tayong lahat. Nagre-record ng Christmas album. Oo, ganun. Ilang araw yun? Dalawang araw, isang araw na sira yung aircon? Pwedeng, isa, dalawa. Mga ganun yung... Kung ngayon, papack up tayo eh. Hindi na magre-record yata ng mainit eh. Diba? Kahit pero, naman ako. Bata-bata pa tayo nun, so okay. Oo. May yung iba yung adrenaline that time eh. Gusto mo lang mag-record. Gusto mo lang. Tama. So sir, you mentioned you also worked with Rivermaya. How was it like working with Rico Blanco naman?
Well, ibang-iba yun. Si Rico Blanco, from the start, which is it's not easy being green, siya talaga yung kasama ko simula hanggang matapos. Kasi sa Rivermaya, siguro yun ang arrangement nila, siya talaga yung kapitan ng barko, alam mo yun. Kasi di mo na makikita si Mark after the drums. Mm-hmm. Si Nathan, di mo na makikita after ng bass, ganun. Then bahala na si Rico kung paano niya na isa sound design yung buong album mo. And yung It's Not Easy Being Green, inumpisahan ko yun, which is naumpisahan na nila sa ibang studio, pero nandun pa si Bamboo that time. Siguro one song na lang din namin namimix, biglang nawala na si Bamboo. So para kung inulit yung album, kasi kinanta doon na nagsimula na kumanta na si Rico as lead doon sa tinanggal album. Yung vocals ni Bamboo, hindi naman tinanggal inulit. Kasi inulit talaga eh, kasi hindi ko yan alam. Yun yung then may isang song doon yung grounded na tatlong beses ko minix, kasi minix ko yun na Bamboo ang vocals. Pagkatapos minix ko ulit dahil si Rico na yung vocals. Tapos siguro after 2 days na decide nila na i-transpose yung key. So tinira lang yung drums, then binago lahat ng key kasi mas maganda yung boses ni Rico doon sa ganitong key. So minix ko ulit siya. Ipaliwanag na ngayon, i-click mo lang yung computer, change key. Kahit bukas ka mag-mix o mamaya, naka-save yung mix mo. Yes, nung araw, dahil analog lahat nung plug-in effects, literal na rack siya, yung mixer analog. Pag nag-ulit ka ng mix, back to zero talaga. Simula mo yung araw mo, siguro mahigit 10 oras yung mix nung araw, di ba? Yes. So, as opposed to sa digital ngayon na habang nagre-record, halos naka-mix na. Kasi may recall eh, pagbukas mo ng project, eto pagbukas mo ng studio, naka-zero lahat. So, yes, malaking bagay yung inulit yung mix nung araw. Malaki. So, kung may analog challenges. Yes, tama. Actually, nung do sa automated board nung araw sa tracks, ang talagang nare-recall lang doon yung faders. Pero yung EQs... Yung EQ, hindi. Tsaka yung mga effects na outboard, hindi. Inabot pa natin, Ange, yung tiglilima tayong fader habang nagmimix. Yes, wala pang automation. Kasi walang automation. So, kunwari ako, yung reverb lang nung snare yung or yung delay. Ikaw may hawak. Eto na, yan na yung bridge. Ikaw na yan, di ba? Iaakit mo na yung vocal. So, parang choreograph team effort yung mix nung araw. Yes. And tingin ko, ako pwede kong sabihin na salamat at nadaanan ko yon. Ako din! kasi alam mo ngayon yung ang dami mong kinocompare ngayon. Alam mo yan, nakakatuwa lang yung yung experiences na yon. And siguro ang pwede kong sabihin sa yung advantage nung time na yon, kabisado ko yung song. Alam ko yung parts ng song kasi may gagawin ako every part of song, di ba? Yun yung with automation, ang sarap nga. Oo. Yun lang minsan nga pala. Hindi ko siya natatandaan, basta alam kong na-program ko na, na-automate ko na, iwan ko na siya, which is ibang investment. So siguro ang pwede mong sabihin ngayon, kung ano man yung technology ngayon, talagang dapat mas maging creative ka kasi wala ka nang masyadong iniisip na technical eh, alam mo yon. Naalala ko, Ange, paborito ko yung mga gusto ko lang, Ange, yung itong word lang na to yung may delay. Oo. Diba? So kailangan tandaan mo yon para pagdating ng word na yon, dun yung delay, pagkatapos sabihin yung word na yun, aatras mo yung, yung delay. Oo. Yun na. Isa siguro sa advantage sa akin that time, dahil di naman ako musikero, natuto akong kumumpas eh. Nalaman ko yung downbeat. Alam mo yun? Kasi alam ko rin yung... Kasi kung hindi ka naka-tempo nung araw,
mamumura ka ng producer dahil may nabura ka. Kasi magpapa-unchain ka pag wala ka sa rhythm. Alam mo yun, hindi ka... Yan ano, ata. Daren, ito yung number two yan. Dahil nabanggit mo, Ange. Number two, kaya lahat ng rock bands nag-record sa'yo dahil sa tempo mo. Dahil pwede kang mag-punch in ng syllable. Oo, yun. Ng, kasi punch in eh. Destructive editing. Pag nag-punch in ka, mabubura yung previous take. So, kunwari, may is, the, end ka lang gustong i-punch in, kaya ni Anjun. Hindi yan gusto ko. Ayaw yan gawin ng ibang engineer kasi nga masisisante ka eh. Pag nagkamali ka ng punch in, mabubura yung tail ng cymbal, yung hinga ng boses. Alam na alam ni Anjun, tapos makikita mo kumukumpas yung ano mo, Anjun, yung tunog mo eh. Yun, yun. Oh, which is, parang, sabi nga ni Diego that time, ano yung ingay na yun? Tapos yung pala, nagtatap yung ano ko, yung paa ko. Kasi sa, ba't siya nagtatap ng paa? Kailangan yun, sa yun, tempo eh. yung in and out. Hindi lang yung in ng recording, pati yung out. Kasi masasagasaan yung next word or next guitar part. Eh. So yung drum sound, yung patience, tsaka yung tempo na yan. Konting engineers lang yung may ganyang tempo. Which is, alam mo ba, nung time na nalaman ko yung kung paano mag-record ng digital sa computer, kung paano, parang ano ko doon, parang sumama pa loob ko, alam mo yun? Kasi parang, para ma-acquire mo yung rhythm that time, eh di man ako musikero, eh syempre, naano ko yun, nag-uwa kayo. Ngayon, parang nung time na yun, parang kahit wala sa shampoo, i-edit lang niya ulit eh, alam mo yun? Parang actually masama loob ko that time, o. Yun yung ano na yun. Pero yun na nga, actually, siguro pwede kong masabi, hindi naman dahil sa digital, hindi ako magkakaroon ng sarili kong gamit. Alam mo yun? Kasi mahal ang analog na gamit eh. Alam mo yun? Yun yung ano dun. Hindi dahil sa digital, hindi ako magkakaroon ng mixing sa bahay. Ano? Yun yung pwede ko rin masabi. And siguro yung paggawa ng music, sobrang laki sa mga gumagawa ng music kasi sobrang laking tulong. Kasi nung araw gagawa ka lang ng demo, pupunta ka talaga ng studio eh. Yung transition sa digital, Ange, may tanong ako. May narinig akong kwento na may minax out kayo ni Rico dahil bagong-bago yung digital. Sinusubukan nyo kung hanggang, kung totoo yung kwento na narinig ko sinusubukan nyo i-max out yung computer hanggang huminto. At dahil sa vocal take, naglayers kayo ng vocals ni Rico hanggang huminto yung computer. Mm-hmm. Totoo ba yung kwento o urban legend? Meron. Hindi, may ano yan, may kumbaga nag-stress test kami kasi ang naka Pentium 4 lang yung mixing Pentium computer 4. Ko. Mixing computer ko na may 1.5 or 3 gig na RAM. And yung ano yung yugto mayroong 136 tracks. Wow. Yun yung ano. So kasi paano ba? String section niya 24 tracks. Yung brass section niya dahil 8 channels every recording eh 3 times niya ni-record. So 24 channels ulit. So kaya umabot ng ganoon. Siguro yung basic rhythm section, merong 16 hanggang 20 tracks yung basic rhythm section. Then may part sa yugto na parang queen, di ba? So marami yung layers o yung vocal. So yun yun. Oo. Ano yun? Yun yung time na pagka magpe-playback kami, papatayin ko yung mastering plug-in dun sa master bus kasi hindi kayang i-play ng tuloy. Maangal na. Umaangal eh. Tapos, maririnig lang namin yung master pag ipi-playback lang na, pagkatapos ng render, then ipi-playback namin sa media player. Doon lang na maririnig yung master. So, yun yung time na yun. Which is yun din yung first na full digital album yata na ginawa ko. So, ano yung, what's your take sa all the technology that's coming out ngayon sa, with the home recording, the studio, parang where do you see the studio fitting in
Kasi I'm sure hanggang ngayon, we still need the studio eh. Parang hindi mo kahit naman may you can make demos home recording, parang iba pa rin yung studio quality, so to speak. So parang where do you see nag-fit in yung dalawa? Well, sa akin, sa part kasi ng consumer, medyo hindi talaga naman nagmamatter kung basta decente naman yung sound, alam mo yun. Hindi nagmamatter kung saan mo siya ginawa. Alam mo yun, di ba? And ngayon, kung gaano ka man ka-passionate dun sa music mo or dun sa ginawa mo, yun na yung dahilan, kaya ka napunta sa studio, kaya ka napunta sa ganitong lugar, yun yung para sa akin. Parang sinabi rin ni Marvin yan, kasi sa on-cue, ang dami niyang outfit. Marvin Quirido. Quirido, ang dami niyang gamit dun eh, alam mo yun. Then sa kanya ko narinig na hindi naman talaga necessity yung mga gamit na yun. Kasi makagawa ka, pwede kong sabihin makagawa ka ng world-class sounding music na nasa in the box ka lang. Pero may nagre-represent siya kung gaano ka passionate doon sa trabaho mo eh. Kaya ka may ganun. Yun yung ano na yun eh. Like ako, ganun din. Nyari, pagka may sa plug-in, bumibili ako ng plug-in kasi may plug-in na ang graphics luma yung representation ng ano niya. Nakaka-inspire sa akin yun eh, pagka may ganun ako. Pero kung tutusin, magagawa ko pa rin yung kahit sabihin mong native dun sa DAW, yung plug-in na gagamitin ko. Alam mo yun. Yun yung ano dun. So, para sa akin, nasagot ko ba yung tanong mo? Sorry. So, yun yung ano dun. Ngayon sa drums, ewan ko sa akin, kung may advantage siyang may malaking studio. Kunyari kung rock yung drumming na gagawin mo, may advantage yung may malaking studio kasi may malaking ano pa eh, may malaki kang may potential ka magkaroon ng malaking sound sa drums compared sa may maliit kang kwarto. Which is, di ko alam kung nagmamatter ngayon yun kasi may mga drum replacement din naman, alam mo yun. So maraming ano diyan. Depende talaga sa iyo eh kasi sa yung music pa rin naman, yung content pa rin naman yung importante. Ange, ngayong sa akin. Ngayong pandemic, ano yung paano ka nagwo-work? Meron ka bang binabalik ang studio o sa bahay lang? Paano kayo nagwo-work ng mga bago mong artist? Well, nakaka-surprise kasi siguro mga April pa lang may lumapit sa akin isang church na kasi online lang yung worship nila. So, nagpapadala sa akin ng files para i-mix ko yung praise and worship music nila. Then, so, may April pa lang, may ganun na, may two churches yon yung nag-ano sa akin ng ganun. Then, nag-start doon, medyo yun yung nagbigay sa akin ng pagka-busy nung pandemic. And then again, nung MECQ? Wait, anong pinapadala sa yung files? Format? Anong DAW gamit mo? Anong stems pinapadala nila? Nako, sobrang ano, kasi syempre wala namang gamit din yung mga, ano, wala naman din gamit yung mga singer nila, phone lang. So talagang tulog telepono lang yung maririnig mo na vocal files nila. Then yung minus one nila galing lang naman sa MP3, which is existing minus one. Yun lang yung gamit nila. So sa ganun lang. And pero may kumbaga nakakatuwa kasi meron pala akong spectral editing, which is hindi ko alam kasi nung 2019 bumili ako nung isang bundle ng Isotope na ang gusto ko lang talaga doon yung Neutron sa kanya Ozone. Eh yun pala meron pala akong RX na spectral editing restoration. So, sabi ko, ito yung ayaw kong gawin eh, yung maglilinis ako ng source. Nyari, may mga ingay. Pero, doon ako nilagay. Ito yung trabaho ngayon. So, na-discover ko, mayroon parang ganun. Which is, galing din. Siya yung tipong, kahit yung mixes mo, kailangan mo yung drums lang. Pwede kong ibigay sa'yo yung drums lang ng isang mix.
yung ganun, or bass track lang nung nakamix na source, alam mo yun, yung ano. So galing din. Then again, si Marvin, nung time na mag-MECQ na, so nakakaalis na ako, nagkaroon ng kapartner. Ang naging kapartner niya, si Mike Shapiro. Ewan ko kung familiar kayo sa pangalan na Mike Shapiro. Si Mike Shapiro, known siya na session drummer sa America. As in, music producer din siya. Which is, nakilala ko pala siya 20 years ago nung nirecord ko si Kevin Letao for Philippine Airlines, and siya pala yon. So siya ngayon yung partner ni Marvin doon sa On Cue. So endorser siya ng Yamaha. So lahat ng drums ni Marvin tinanggal na ron. So puro drums na ni Mike Shapiro yung nandun. And nakakatuwa kasi marami akong natutunan din kasi may you mga set. Nag-work ka din sa studio sa On Cue ngayon? Oo. Pagka meron, may gagawin. Hindi ako full-time, pero depende sa schedule, basta kailangan ako, pupunta ko ron. And yun na, meron na naman akong, sabi ko, ang galing din kasi matanda na ako, may natutunan na naman ako. Dahil may mga session si Mike, tumatanggap pa rin ng session drumming si Mike sa States. So, yung mga na-record kong drums, nakakakuha ko ng feedback from the engineer sa States. Like Bill Schnee, nabibigyan ako ng feedback. So nakakatuwa, sabi ko, may natutunan na naman ako. May ganun na naman. And then, Raymond, ito na. Mayroon akong na-discover kasi meron kaming session, ang tawag ni Mike doon sa session is drum overdub. Yun yung requirement ng producer na nagpapapalo sa kanya ng drums. So, naka-set up yung drums, tapos, pero ang ina-record ko, kick lang, at saka overheads. Kick, sige, buong song, kick. Susunod, snare lang and overheads. Hanggang makumpleto yung drumming na balik sa 80s, ha? Oo. So sabi ko, then doon ko lang na-confirm na, kaya pala nagagawa nilang gated reverb yung snare na hindi humahawa sa toms, dahil yun pala yun. Kung ba na-confirm ko doon na, okay. Kaya din pala, ang drumming sa mga pop song ng 80s, very simple. Hindi yung flashy yung pag-drums kasi simple lang. Kasi medyo kung magbibigay ka na mabigat na feels, medyo mahirap ulitin yun eh. Alam mo yun, yun yung... So, sabi ko, pero doon pala galing yun. And galing din kasi sobrang ganda pala ng tunog ng kick and overheads. I-adjust mo yung overheads, may hangin dun sa kick, alam mo yun? So, ang galing din, sabi ko. Kaya pala ganun yung tunog ng kick ni Brian Adams or ni, ano, kasi, yun nga, overdub, drum overdub pala siya lahat. So, alright? Yun yung, so, lalang, may natutunan din ako. So, sir, you were also a mentor sa Elements Music Camp. What would you say is yung, kasi na-mention mo rin kanina earlier, that you had some mentors sa tracks. What would you say yung importance ng mentoring, lalo na in the industry na sa music industry, which is not the usual na business setting, parang ganun. Usually naman pagka mga ganung ano kasi di ba, parang more of a sharing ng experience yung ginagawa mo sa mentoring, which is yung para sa akin, pwede mong sabihin, time mo para i-share yung mga natutunan mo, di ba? So, okay yun. Para sa akin, tanda na ako eh. No? Alam mo yun? So, it's time for me na ma-share ko rin kung sino may interest ng ginagawa ko. Di ba? Pwede kong i-share sa kanya, which is, pwede ako makapagbigay ng inspiration dun kung sino man siya na pwedeng maging interesado. Diba? Yung ano. Like, ganun din naman yung ginagawa nila Alba, di ba? Nagbibigay sila ng workshop sa drums. Actually, yun yung ano, sinishare lang nila yung experiences nila. And yun, siguro ang pwede kong masabi
sa mga bata ngayon, maganda yung meron kang inspirasyon, alam mo yun? Kasi yun yung magbubukas ng pito sa'yo doon sa gusto mong gawin. Pero wag lang sanang, ano, wag lang sana sigurong sabihin mo na gusto kong maging eksakto like Raymond, gusto kong maging eksaktong Raymond. Di ba? Pwede mo makuha si Raymond, pero hindi siya magiging sakto. Alam mo yun? Kasi yun yung gift kay God kay Raymond eh. So, alam mo yun? Sucks yung, lang. yun lang. So, pero yung sabihin, siguro pinakamadali, sana dumating sa iyo na may madali eh kung ang ano ang aim mo kunyari si Alba kung ang aim mo after mong maimpluwensya ni Alba ay, siguro ano mas madaling sabihin na i-aim na mas magiging mas magaling ako kay Alba kaysa gagayahin mo si Alba. Napakahirap noon. 'Di ba? Mahirap 'yon, 'di ba? So maganda yung inspirasyon pero pag nandun ka na mag ano ka na maging libre ka na alam mo yun yung ano daw gawa ka na ng sarili mo gawa ka na ng... Ange. Madaming yes. Madami na ikinig sa atin ngayon sa buong bansa tsaka hanggang abroad. Yeah. Paano hello. Pag meron silang project na gustong ipa-record or patulong sa iyo mag-mix, paano kanila ma-contact bago ka namin i-let go? Paano kanila mahanap? Paano kanila ma-contact? Hindi naman nila akong i-message sa messenger. Facebook? Simple lang sa messenger? Oo, ganun na lang. Oo. Na ano lang ba? Yung, ano nakalagay sa Facebook? Angelo Rozul o Angee Rozul? Angelo M. Rozul. R-O-Z-U-L. Rozul. So sa Facebook, hindi sa Instagram, hindi sa Twitter, sa Facebook. No, Facebook. Actually, okay. Di naman no, hanggang Facebook lang ako. Di ako masyado. Ano, sa... Ikaw ba nag-mix kay Rico nung live niya sa BGC? Hindi ako. Pero medyo pwede... umano ako ng ano eh, umano ako ng kumbaga ngayong pandemic iba yung nabigay sa akin acuity sa pakikinig ng music sa studio speakers na hindi ko alam pero parang nandoon ako sa tipong ayaw kong mag-live na kasi nabibigyan ako sa live. All right. So hindi mo parang, na nang muna nagla-live as of late. Mostly oo, kasi parang work. Oh, kasi parang ano, parang may something sa studio na very subtle na ma-acquire mo ulit, which is ganun yung nangyari sa akin. Itong ano, parang may subtle sound na maririnig mo ulit tapos okay, ang sarap paglaruan. So medyo nandun ako ngayon. Though may show si Rico sa ano, may show si Rico na alam ko na ano ipapalabas sa Ayala Mall sa Commonwealth which is recorded yun which is ni-record ko and then minix which is this 28th yata ipapalabas sa Ayala Mall or kung ano mang page ng Ayala Mall yung Angee, salamat for your time. Thank you so much. Salamat din. And good salamat. To see you. Yeah. And gusto kitang pasalamatan rin sa napakarami kong natutunan sa iyo sa studio at sa buhay. Marami tayong, dahil analog yun, marami tayong tambay, alam mo yun, maraming merienda, lunch, dinner. Marami natutunan sa iyo sa buhay bukod sa audio part. Gusto kitang pasalamatan din doon. Salamat din. At saka tumaba tayo doon sa studio. Ayan, mataba na tayo. Yun lang. Ray, salamat. Okay. Have a all good right. Week. Thank you so much. Nice to meet you. Okay. Thank you.